Hey guys, there is Ebuna here. So pag-usapan natin na yun ay mga video conferencing. Alam na natin na kailangan natin mag-keep going kahit naka-pandemic pa tayo. At syempre, kailangan natin mag-aral at saka mag-communicate sa mga iba, lalo na mga work offices, tsaka mga school. So pag-usapan natin na yun ay mga video conferencing app. Let's go! So ito yung mga video conferencing app. Microsoft Teams, Google Meets, Zoom, at sino Webex. So, punta muna tayo sa Microsoft Teams. So, Microsoft Teams, yan yung video conferencing app na ang Microsoft. Pwede naman ko doon makipag-chat, at saka pwede ka pa din mag-meetings parang Zoom. Pwede sila mag-screen sharing. At doon sa Microsoft Teams, meron silang mga calendar na mga ka-schedules, yung mga deadlines, at mga appointments mo. So, ito yung founder ng Microsoft Teams was launched in March 14, 2017. It was created by Hackton at the company headquarters is currently led by Microsoft, co-operated by Brian McDonald. So, ito mga 25 features of Microsoft Teams in 2020. Siyempre, na yung pandemic na to, kailangan natin gumamit ng conferencing app. Tulad ng fully integrated with Microsoft Office 365. Lahat ng mga Microsoft Office na apps pwede natin gamitin. Next, conversation with channels, reduce email, direct message to access email, Skype, OneDrive, and SharePoint. Kasi sa Microsoft Teams kasi, pwede ka naman gumamit ng share screening dun eh, tulad sa mga Zoom tsaka sa Google Meets. Tsaka collaboration with live real-time, access Teams across all over your device. Kasi kung nag-download ka ng app sa mga phones mo, pwede ka naman access sa mga kahit anong device. Kahit tulad sa laptop ko, sa iPad ko, at saka sa phone ko, access mo na lahat ng mga apps sa Microsoft Teams kung naka-download mo sa lahat ng mga device mo. Collaboration internally with external securely. Collaboration with vendors, suppliers, and clients. Automatic setup across suit. First, searching for information. And easily organize your email-related topic. At saka conversation threads. Integrated third-party application quickly. Cybersecurity. Kasi Microsoft kasi, yung mga Microsoft Teams, sobrang secured sila kaysa mga ibang conferencing apps. Quickly get work done with the /command. New grid view. Add feature, standard or private channels, Boots Gallery. Yan, ito pa yung mga iba. Yan, recording storage. Introducing the app panning. So, ito yung mga ibang commands sa mga teams. So, ito yung mga bandwidth requirements nila. Siyempre, tayo pa yung dito sa Pilipinas, ang bagal talaga yung internet natin kahit kailan, lalo na yung PLDT. Next, ito yung mga upgraded versions sa Microsoft Teams. So, sa Microsoft Teams Business Basic, mga 121.27 pesos siya. But sa mga Business Standard, mga 485.01. Pag sa mga including Microsoft Teams, lahat na, 970.2 pesos. And ito yung mga examples niya. So, let's go to Google Meets. Alam na natin na Google Meets na doon minsan tayo nagkagumagamit pa ng classroom. Siyempre, yung Google Meets, walang limitation hanggang mga September, ganun. But, walang limitation kahit 24 hours pa tayo nag-usap. So, ito yun. So, Google Meets, pwede ka na mag-download anytime kahit sa phone mo pa or sa laptop or sa tablet. Ito mga feature ng Google Meets. Yan, ito lahat mga feature ng Google Meets. Next, ito yung mga yung bandwidth requirements nila. Ito yung mga upgraded version ng Google Meets. Yung Google Meet, yung G Suite Basic nasa 291.6 pesos pag monthly users, pag business naman siya 582 pesos 12.12 tapos sa Enterprise nasa 1212 sila na mga prices nila. So, ito yung paano mag-join sa Google Meets. Kung yung mismong host, click mo lang yung Google link or isa-send nila yung meeting code. Parang lang sa Zoom. So, ito yung mga examples ng Google Meets. Next, ito yung sa Zoom. Alam na natin na Zoom, doon halos tayo nag-online class.
So, Zoom po, nag-base sa America, sa San Jose, California. Tapos, maraming gumagamit ng Zoom na yun sa mga online classes. Kaso, may premium at saka basic version. It was founded by Eric Yuan. So, yung Zoom was founded in 2011. Patayin pa lang siya ginagamit dahil sa pandemic. So, founder, Eric Yuan. So, founded in April 21, 2011. Ito yung mga Zoom features nila. Paano natitin sa mga Zoom features kasi ano? Yun. But alam na natin kasi Zoom hanggang 40 minutes lang sila. Kaso yung mas okay pala din yung upgraded version. Kasi pag upgraded version, dun mas marami capacity yung gusto mo. Tsaka walang limitation. Ito yung bandwidth requirements. Ito paano mag-join sa Zoom. Meeting ID, tapos meet or meeting link. Sino Webex? Di ko pala yung halos makabisado yung sabihin sino Webex. Basta ganun. Yan was founded by Chuck Robbins in July 26, 2015. Yan. Bandwidth requirements. At saka yung upgraded pricing. So, ito yung capacity. Microsoft Teams, 250 participant pwede. Google Meet, 250. Zoom, 100. Unless naka-upgraded version siya. Sino WebEx, 200. Pati yung Zoom, pagtiting sa Zoom at saka sa Google Meet, pwede ka pa rin maabot mga 1,000 as long as naka-upgraded version ka, nino may bayad. So, pa nagtatanong sa akin, ano mas okay na video conferencing tool? Parang sa akin, for me, parang Microsoft Teams kahit hindi ko pa siya nagagamit but nakikita ko kasi parang mas clear siya tsaka mas organized, pwede ka magpaki-chat doon at medyo clear yung tawag dito, yung video quality. Pagdating kasi sa Zoom kasi may 40 minutes limitation. Tapos babalik ka ulit. Tapos minsan magkakaroon ng error. But Google Meets, medyo okay na din sa akin yung Google Meets. For me, mas okay pa yung Microsoft Teams. So I hope you like this video. So I hope you enjoy this video. So maraming salamat!